Inaluha ng mga kabataan at kanilang mga magulang ang Power of One Youth Camp na isinagawa sa Canaan, Badoc, Ilocos Norte. Nakisangkot sa nasabing youth camp ang anim na distrito sa Area 1 ng Northern Luzon Mission. Alamin ang layunin at mga bahagi ng programang ito sa balitang hatid ni Mary Grace Caballero. Tayo nandito sa Canaan, Badoc, Ilocos Norte para sa Area 1 Power of One Youth Camp upang matunghayan ang bunga ng pitong araw na pag-ebanghelyo na may layuning mas makilala lalo ng mga kabataan ang ating Panginoong Jesus. Nagsama-sama ang mga bata, maging ang mga magulang sa pagsasagawa ng nasabing youth camp sa Palafox Sports Arena, Canaan, Badoc, Ilocos Norte. Dinaluhan ito ng anim na distrito na bumubuo sa kalakhang probinsya ng Ilocos Norte. Bago sa panlasa ang nasabing programa, lalong-lalo na at naging tampok ang Pathfinder training sa nasabing camping. So, being a leader in this camp, for me, was very unexpected kasi I came here na hindi ko alam na magiging isa pala ako sa mga magli-lead ng Pathfinder. And but as a Pathfinder, it is a response to God's call na sumunod. Kasi nga dun sa Pathfinder law natin, it says, go on God's errands. Bukod sa sports and Pathfinder activities, Voice of Youth Evangelism naman ang isinasagawa gabi-gabi. Nagresulta sa 12 tao na tumanggap kay Kristo sa pamamagitan ng banal na bautismo ang nasabing pangangaral ng mga kabataan. Nagtatambay lang po sa naglalaro ng basketball. Yan lang. Sobrang saya po sa marami po akong nakilalang mga bagong kaibigan ko. Kasi nabautismahan na po. Maglilingkod po kayo. Tinapos ang programa sa isang cleanup drive na isinagawa sa Barangay Canaan. Sa Makatuwid, sayang hindi matatawaran ang naranasan ng mga umuwing kabataan sa pagtatapos ng programa. Nagdulot hindi lamang ng pagpapala para sa mga kabataan, kundi pati sa mga magulang at napaglingkurang komunidad. Layunin maghatid ng balitang may pag-asa, Mary Grace S. Caballero para sa Hope Today, NPUC News.